Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Mamshi Akol. So for today's vlog, share ko lang sa inyo kung ano na ba yung nangyayari dito sa Pilipinas, kung ano na ba nangyayari dahil sa COVID-19. So guys, dahil sa COVID-19, wala nang alcohol. So yun guys, wala nang alcohol. Ayan guys, wala nang alcohol. Kahit isa, 40%. Ubus na. Grabe. Kanina, naghanap-hanap ako sa ibang mga stores. Wala na. Kahit yung maliliit, kahit yung 40%, wala na. So, ito yung na video ko kanina. Itong store na to, malapit lang dito sa amin. Tapos yung sa ibang mga store daw, mga grocery store, drug stores, wala na rin daw. So, nagpapanik yung mga tao, no? So, sa pagbili ng mga pangailangan nila. So, ako, hindi naman ako nagpanic buy. Bumili lang ako ng usual ko lang ginagawa na once a week nag-grocery ako. Yun lang. Yung pangailangan namin this week, yun lang yung pinamili ko. Hindi ako nag-sobra ng pinamili. Kasi meron din namang grocery store dito. Yung pinatahan ko nga kanina, yun yung malapit sa amin. Yun yung napuntahan ko. Kaya kung meron man kaming mga kailangan, siguro doon na lang muna ako pupunta. Bukod doon, meron pang isang sabihin ko na yung Alpha Mart, merong walking distance, meron ding sa kabilang kanto. Kaya, hindi naman siguro yun mauubusan. Sana. And then, bukod sa ano, sa alcohol, syempre nung mga last week pa, nung nag-start yung COVID-19, wala na talagang mabilan ng surgical mask. Hanggang ngayon. Yung iba, hindi ko alam kung saan sila nakakabili. Parang meron sa mga online. Pero yung iba, ano, overpricing na. Kahapon pa ata, nagkaroon ng memo ang ano, dole ba? Nasa dole o DILG? Na magiging 4 days na lang yung ano, yung pasok ng government employees. So ako guys, government employee ako. Kaya 4 days na lang yung pasok namin. Nag-work na pala ako sa City Hall dito sa Malabo. So, ayun, 4 days na yung pasok namin every week dahil sa COVID-19. So, kailangan malesan yung paglabas-labas namin ng bahay. Pero, kailangan ng pasok namin 7 a.m. until 6 p.m. Humaba lang. Naging 10 hours. Diba, usually 8 hours lang. Pero, 4 days na. Okay na rin siguro yun. At least, ano, nabawasan kami ng isang araw. Ano nga pala ngayon, nasa 52 ang merong COVID-19 virus. 52 person dito sa Metro Manila. Pero meron na rin, kakabasa ko lang, meron sa Visayas, Mindanao, meron na. Ay, yung work ko sa Metro Manila, pero dito ako guys sa Bulacan. Naibahay din naman ako sa Malabon. Nandun yung parents ko. Tapos, yung work ko doon sa Malabon. Kaya hindi ko alam kung ano mangyayari sa Monday kasi may pasok kami. Hindi ko alam kung meron mga... Pero nabasa ko meron daw mga checkpoint, gano'n. Basta meron ka lang proof na nagtatrabaho ka doon sa lugar na yun, I think makakapasok ka. Nandun naman sa memorandum nila. Kaya... Kaso nga lang, problema ko. Sa Malabon ako nag-church every Sunday.
Kaya hindi ko alam. Sana makapasok kahit Sunday. Kasi syempre, routine ko na yun eh. Every Sunday talaga nag-church ako. Kaso sa Malabon, nandito kasi kami sa Bulacan. Hanggat maaari, wag na tayong lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Lalo na yung mga anak natin, yung mga magulang natin, yung may mga edad na, ayun yung madaling pasahan ng ano eh, madaling magkaroon ng virus na yan, yung mahihina yung resistensya. Kaya, pero yung meron ding ano eh, basketball player, siguro malakas din naman yung resistensya, pero bakit siya nagkaroon ng ano, ng virus, di ba? So, nakakabahala. Pero, hanggat maaari, mag-pray tayo para hindi tayo laging kabahan, mangamba. Ayun. Lagi tayo maghugas ng kamay, mag-alcohol. So, ayun. Ako nga, ano eh, para ako sinisipon na. Kaya, ayun, minum na ako ng gamot. Tapos, nagmumuga ako ng maligat gum or yung mainit na kaya ko na may asin. No? Hanggat maaari, ganun yung ginagawa ko para hindi na lumala or maagapan. Importante, hindi tayo nilalagnat. Tayo vitamins, mga prutas, gulay, kain tayo, kain ng kain. So, ayun lang guys. Pahaba na naman tayo. So, gabi na dito. 10:46 na. Nakatulog kasi ako kanina. Kaya parang medyo magay yung mukha ko. So, ayun lang. Ang masishare ko sa inyo ngayong March 13. Mga kaganapan. Ayun lang talaga. That's it. Good night. Bye.